Makibalita na tayo sa ginagawang paghahanda ng Batangas Port para sa Undas 2024. Makakasama na natin sa ating linya ang Port Manager ng Batangas Port na si Dr. Joselito Sino Cruz. Good evening, Doc. Si Christian po ito. Magandang gabi, Sir Christian. Magandang gabi sa inyo mga taga-subaybay. Apo, ito, kumaga dalawa, tatlong tulog na lang ay araw na po ng mga patay at araw na ng mga kaluluwa. Pero ano na po ang ginagawang paghahanda ng Batangas Port para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero para sa Undas? Well, batay na rin sa direktiba ng ating pong General Manager, Atty. J. Daniel Santiago. So, step up lahat. No? Although, mawawalan na o half day na po ang government offices po sa October 31, pero siniguro na ng pamunuan ng PPA na kompleto. In fact, dadagdagan pa nga natin yung mga nasa admin na function ng mga empleyado natin na i-assign natin sa frontline para maka-enhance po, maka-augment po sa assistance po para sa ating mga pasahero na alam natin na ang in-expect natin ay dadagsa talaga. Katunayan ay nagsimula talaga na yung tinatawag nating off-plan, no? Off-plan Undas itong pong araw ng Lunes at yan po itatagal hanggang November po. Okay, dahil nga syempre hindi lang naman natatapos yung pagbiyahe kapag papuntang probinsya, di po ba? Pati yung mga pabalik din. So ngayon sir, yung mga na-stranded nung nalalasa yung bagyong Christine, nakabiyahe na po ba sila? Matagal na po nakabiyahe. Nung po pagbukas sa pagbukas pa lang, nakasakay na po yun dahil po nasa naigit lamang po ng 200 ang na-stranded po rito sa Batangas. Natanong ko po yun kasi nga kung sakaling hindi pa sila nakakabiyahe, syempre bukas o malamang sa Huwebes, unti-unti nang dadagsa yung mga pasahero. So nakabiyahe naman na po sila. Kumusta naman yung mga pasilidad natin dyan, sir, sa Batangas Port? Kasi na-report ng PPA nung isang araw na may damage po ba dyan sa Batangas Port dahil sa bagyo? May damage siya pero hindi naman siya naka-apekto na lalo na sa ating mga pasahero, ano? Katunayan na meron nga tayong bagong pasilidad, no? Ito ay batay na rin nga sa utos ng aming General Manager. Yung bagong gate, no? Kasi kung may kwento ko lang, ano, tayo'y umani ng sangkaterbang reklamo mula sa mga pasahero na malayo ang kanilang nilalakad at binababa sila ng mga bus, lalo ng mga sumasakay ng bus doon sa isang lugar na puro putik at ang layo na kanila nilalakad. Sa ngayon nga po ay hinabol natin na magkaroon po ng bagong gate, no? Yan po ay bubuksan natin bukas ng tanghali. Para maging lalong maalwan ang biyahe po ng mga pasaherong daraan po sa Batangas Port. Okay, so ibig sabihin po kahit medyo malayo ang lalakarin, meron na silang silong. Meron na po at saka lalapit po dahil po yung terminal na parang sinasabi ng terminal sa labas ay malayo po. Malayo po sa gate po ng Batangas Port. So inilapit po natin yung gate at pwede na po magbaba mismo sa tapat ng gate. Kaya okay hindi na sila lalakad po. Pagbaba nila ay papasok na po sila doon sa gate ng Batangas Port, no? At yung mga reklamo na mayroong mga nananamantala na kunwari ay porter tapos sisingilin sila ng kamahal-mahal ay mawawala na po yun. So coordination na rin po natin sa ating pong Philippine National Police, ano, nandyan na po natin ilalagay sa tapat ng gate at para masiguro na hindi sila malalapitan o madidikitan itong mga mapansamantala sa ating mga pasahero. Apo, para po sa Undas 2024, ilan po bang populasyon o dami ng mga pasahero yung tinataya dyan sa Batangas Port na babiyahe hanggang matapos po yung inyong off-plan? Sa ngayon, ang aming pong pagtataya ay nasa hanggang mga average po tayo ng 15 to 20,000 mula po bukas ng hapon hanggang Biyernes ng umaga. Opo, at ang magiging peak niyan, kailang araw posible, sir? 31 po ang inaasahan po natin dito. Oo, kasi nga half day ang pasok sa gobyerno. Yung tungkol naman, sir, sa mga ticket, ano bang maipapay natin sa mga babiyahe? Meron pa bang mapupuntahan diyang walk-in o dapat ay through online o advance booking ang mga ticket? Well, may nagpapatupad sa ilang mga shipping lines na sinasabi nilang online booking.
Pero sa karanasan po natin dito ay kapag ganyan maraming pasahero, talagang nagma-manual din po sila sa loob ng passenger terminal building. Mm-hmm. Doon po ay ilan na po, although dinaglagan na po natin yung ano, yung kung ticketing booth, no? At bukod sa dinagdagan yung ticketing booth, sabi ko sa mga shipping lines, bali wala yan kung hindi kayo magdadagdag ng teller. So, kumpleto na po yan. Lahat po ng ticketing booth, meron po. Hiwa-hiwalay po ang biyahe, no? Para yung pila, hindi yung isa na napakahaba at napakabagal dahil sa dami nakapila. Opo, kumusta naman po yung pagtitiyak nung mga shipping lines doon sa dami ng mga barko na babiyahe para hindi naman tayo magkaroon ng problema na magkakaubusan po ng mga biyahe? Kanina po ay nagkaroon tayo ng pulong, ano, yung tinatawag natin pre-op plan, no, with the shipping lines. At siniguro naman nila sa atin na kompleto at hindi nabawasan yung kanilang regular na bumabiyahe rito na barko sa Batangas Port. At yun nga, napag-usapan namin tinatawag na turnaround time. Tayo po yung nakiusap na rin na kung wala rin lang naman talaga pang dapat kumpunin o namang gawin pa ng barko, kapag dumating na at napuno na po yung barko, ay pwede na pong bumiyahe ulit para makabalik din po agad, makabiyahe ulit. Opo, meron din po bang naihanda na kahit paano contingency measures o contingency plan yung inyong pantalan dahil po may isa pa tayong binabantay ang bagyo ngayon, si Bagyong Leon? O nga po, at ang direktiba ng ating ng ating General Manager at Attorney Daniel Santiago ay papasukin natin sa passenger terminal. Alam niyo, napakalaki na po dito. Kaya alam po, ay kailangan siguruduhin na kung kailangan talagang evacuate dahil kung talagang magagalit ang dagat ay delikado po dyan at na yan po ang passenger terminal building, ang design po niyan ay nakaharap po yan sa dagat. Mm-hmm. So hindi po talaga safe yan, no? So yun, ina-advise lang po namin kapag nangyari po yan, mga tao ay maging alerto habang nasa loob ng passenger terminal building para kung sakasakaling kailangan evacuate ay alisto po, kailangan makalabas din po agad. Apo, sir, napansin niyo na po ba kung may mga biyahero o mga pasaherong nagpunta dyan sa Batangas Port na dapat pupuntang Matnog Port? Kasi ang naging payo ng DOTR nung isang araw, dahil nga mahaba pa yung pila doon papasok sa Matnog Port, ginawa niyang alternative yung Batangas Port para sa mga babiyahe papuntang Visayas. Ah, totoo po eh dyan. Mabuti tayo kayo ang kauna-unahan nagtanong mo niya. Kahapon, nung araw po ng Lunes, ay medyo naobserbahan namin. Para akong dumami yung ating ika na tinatawag na rolling cargo. Mm-hmm. At sa pagtatanong ng ating mga gwardiya, no, sabi ko, tanong nyo kung bakit may mga parang bago. Yung nga po, biyahe sila ng Visayas area at mga dating bumabiyahe ng Matnog, ngayon po dito po dumada. Ayun, talagang medyo, kumbaga parang sinamantala na rin po nila kasi wala nang ibang dadaungan eh kung talagang hindi pa pwede doon sa Matnog Port. So, pakiulit lang ulit, sir, ano ba ang mga biyahe dyan sa Batangas Port? Saan ba ang mga destinasyon ng mga biyahe ng barko dyan? Ang biyahe po rito ay Romblon Provinces, o yung Occidental sa Oriental, ano? Sa mga isla po ng Mindoro Provinces, no, Occidental Oriental, and then yung Romblon Island, no, Tablas and Romblon and Sibuyan. Then meron din po tayong Katiklan, no, and Rojas. Okay po. As you speak, sir, lahat ng mga biyahe dyan sa Batangas Port ay operational na, wala nang suspended? Operational po. Mga biyahe po, regular po ang biyahe. Apo, siguro panghuli na lamang, sir. Paalaala po sa ating mga kaserbisyo na babiyahe dyan sa Batangas Port, ano-ano ba ang mga ipinagbabawal na dalhin sa mga barko at pantalan? Ganon din po yung pinagbabawal, no? Yung dati rin po, no? Although yan po nakakaalam po yung ating po security, lalo po ating Philippine National Police, no? Yung mga bladed weapon, mga firearms, no? Yan din po yung ating mga kasamahan po sa PIDEA, no? At dyan din po yung ating mga kasama sa BBA, Bureau of Animal Industry, no, yung mga pinagbabawal din po itawid na mga meat product. So huwag nyo na pong bitbitin kasi nandiyan po sila, nakabantay po sila. Okay, sila po, sir. Maantala lang po kayo, maabala po kayo sa inyong biyahe. Okay, yan po si Dr. Joselito Sino Cruz, ang Port Manager ng Batangas Port. Sir, maraming salamat at mag-iingat po kayo.
Maraming salamat din po, Sir Christian, at magandang gabi po. Huwag pahuli sa Balita Talakayan, subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.